Hello mga kapinay, good morning, mabuhay po tayong lahat. Today is magluluto po tayo ng isang speed na recipe. Ayan guys, hindi ako chef o hindi ako magaling magluto. Nagbibigay lang po ako ng idea kung paano po tayo makakatipid sa ating mga pang-ulam sa pang-araw-araw guys. So guys, ayan, ito yung ginawa kong fish fillet kanina. Hiniwalay ko yung tinik. Alam nyo naman kung ano yung fish fillet guys, diba? So, hindi naman ako ganun kagaling gumawa. So, marami siyang natirang laman dun sa fish. Umamit ako ng red belly, yellow tail. Nice da. So, 3 peraso for 1 kilo. So, ayan siya. Kung mapapansin nyo guys, is malaman pa naman siya. So, naisipan ko lang na prito siya. And then after, lulutuin ko siya with black beans. Ayan guys. So, gumamit ako ng flour, salt and pepper, and konting magic sarap. Ayan. Bali guys, una, iko-coated ko yung fish ng flour na sinison ko with salt and pepper and at saka konting magic sarap. Ayan, iko-coat ko siya isa-isa bago ko siya iprito. Ayan. So, ipiprito ko siya ng medyo crispy para hindi siya matinik. Ayan guys. Iko-coated ko lang yan ng ganyan. So, lahat yan. Iko-coated ko ng flour. And then, after ko na siya na matapos lahat, is ipapry ko siya sa mainit na mantika. Isipan ko lang naman guys na nailuto siya ng with black beans kasi since na nag-crave ako ng black beans at the same time nanghihinayang din ako kasi dun sa fish medyo malaman pa naman siya, so sayang naman kasi kung itatapon ko siya at saka matagal na din akong hindi nakakakain ng isda since na yung asawa ko hindi siya kumakain ng isda, so nag-decide lang ako na kasi guys, actually hindi talaga ako marunong mag-fillet. Bali nanood lang ako ng video sa YouTube. So, kaya marami siyang matira na laman ng isda. So, tapos yung fish kasi is very sariwa pa siya. So, sayang kasi kung itatapon ko lang siya, diba? At saka, ang mahal kaya ng isda dito. Mas mura pa nga yung chicken kaysa sa fish. So, ayan. Bali, ipiprito ko siya ng crispy. And then, ayan yung mga ingredients ang gagamitin ko. Gumamit ako ng green pepper, onion, kamatis, and garlic, at saka ginger. At saka, of course, yung black beans. Galing pa ng Pilipinas yan. So, ayan na guys. Ayan guys, magpainit po tayo ng kawali and then lagyan po natin ng cooking oil. At kapag mainit na po yung mantika, is pwede na natin iprito ang ating fish head and fish bone. Inuulit ko guys, gumamit ako ng red belly, yellow tail na fish. Hindi ko alam kung anong tawag sa, kung ano yung talagang pangalan niya or kung ano yung sa Tagalog. Pero parang kahawig siya ng dalagang bukid pero malapad yung fish. So, hindi ako sure kung ano yung talagang pangalan niya. I-research ko pa. So, ayan guys. Pinrito ko siya. Tapos, pinakrispy ko siya para pati yung tinik niya is maging crispy na din. Since na ako lang naman yung kakain niyan din. Kasi nga, yung asawa ko hindi siya kumakain ng matinik. Kumain man siya ng isda yung talagang walang tinik na matitira kasi alam mo naman sila, di ba, yung mga foreigners is hindi sila kumakain ng matitinik. Ewan ko yung iba pero
just happen yung asawa ko, hindi talaga as in ayaw niya ng may tinik or may buto. Ayan. So, ayan guys, malapit na tayong matapos magprito. Ayan. Yun nga, kagaya ng sinabi ko, pinakrispy ko siya para lahat ng parts niya is crispy at saka hindi na siya matinik. Ayan. At pagkatapos natin siya iprito lahat, guys, magigisa na tayo ng ating mga natitirang sangkap para sa ating black beans. Ayan. Diba normally naman talaga piniprito yung fish bago natin ilalagay sa black beans, diba? So, para hindi siya malalasa. Ayan. So, ayun na nga guys. Ayan, tatapos na yung ating pagpiprito. Ang susunod naman natin gagawin na yung ating pagigisa ng luya. Una, lalagyan muna natin ng mantika. Of course, yung ating cooking pan. And then, igigisa natin yung luya, sibuyas, at saka bawang. Halu-haluin lang po natin siya ng mabuti hanggang siya ay maluto. Malalaman nyo naman yan. Naluto na siya kapag na-amoy niyo na yung aroma ng onion, garlic, and ginger. Ayan. Halu-haluin lang po natin siya hanggang sa siya ay lumambot at yung ating sibuyas ay naging translucent. Napakadali lang naman ang recipe na to guys kasi bali ibubudbud lang natin yung ating ginawang black bean sauce sa ating crispy fish head and fish bone. So, ganun lang yun guys. Hindi na natin siya pakukuluan ng magkasama. Bali, ihahalo lang natin siya after na maluto. Yes. Ayan. Tapos nilagyan ko siya ng kamatis, pampalasa. Ayan. Yan kasi guys yung my own version ng fish with black beans. Kasi yung iba guys, hindi sila gumagamit ng kamatis sa fish with black beans. Usually, gumagamit lang sila ng onion, tsaka ginger, soy sauce, something like that. But since na yung black beans naman natin is maalat na, so hindi na ako umamit ng soy sauce. Actually, nag-add pa nga ako ng half tablespoon ng sugar. So, ayan na yung black beans, guys. So, ginamit ko na yan last time. So, yan na yung pinakalas ng aking black beans. Bali, pinaubos ko na rin siya. Kasi, medyo matagal na rin siya na nakalagay sa ref. So, ayan. Hindi ko na rin siya lalagyan ng sabaw kasi meron namang konting sabaw yung ating kamatis. And then, ayan nga, nilagyan ko siya ng sugar para hindi siya maging maalat kasi nga po yung black beans, diba? Maalat na siya talaga kasi nga, salted nga yun. Galing pa yung black beans ko sa Pilipinas. Binili ko yan nung last time na nasa Pilipinas kami. Hindi pa naman yan expired, guys, so it's okay lang. Ayan. So, halo-halo lang po yan hanggang sa maluto. Ayan. Pantay-pantayin lang natin yung pagkakahalo para maging masarap. And, lagyan natin ng konting magic sarap para maging malinamnam. Ayan, ganyan guys. Ang pinakalas lang po is ilalagay natin yung ating green bell pepper. Ayan. Ewan po kung bell pepper yun or chili pepper. Something like that. Maliliit lang siya kasi nag-green pepper na yun. Pero hindi siya labuyo o hindi rin siya siling pangsiga. So, ayan na yun guys. Pagkatapos natin siyang iluto, so ayan yung itsura niya. Ayan na siya guys. So, wala siyang sabaw. Bali, tuyo lang siya. At saka crispy yung ating fish. Inhalo lang natin siya dun sa ating black
beans na ginisa. So ayan guys, sana may matutunan kayo sa aking recipe for today. At yan po ay para sa mga wise na misis na nagtitipid. Mega mega shout out po sa mga matitipid na misis. Thank you for watching. I love you all guys. Mama.